Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon sa gabing ito. And I have 8 points po sa reflection po natin in John chapter 13 verses 1 to 15. So napakaganda po ng ating mga sharing at ito po ay dagdag lang natin. Una pong puntong nakita ko po dito ay the love of Jesus to his disciples. In John chapter 13 verse 1, nakita po natin kung gaano po minahal ng ating Panginoong Jesucristo yung kanya pong mga apostoles, no? Kung titingnan po natin, grabe yung pagmamahal niya. Kaya nga nabanggit itong kataga dito, no? Bisperas pa noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Sabi dito, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. So ibig sabihin pala, kung yung ating Panginoong Hesus yung titingnan natin, yung kanyang pag-ibig para sa atin ay eternal po yan, no? Hindi po katulad ng pag-ibig ng natin po, no, na meron pong limit, limitado po tayo. Pero yung ating Panginoon ay wala pong limit yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga napakaganda yung offering po para sa atin. So noong Miyerkules po, naghanda po ng recollection for para po dito, no, sa ating celebration. After the recollection po na dinaluhan namin, ay nagkaroon po ng confession, na kung saan po yung confession, yun po yung pagpapakita ng pag-ibig po ng Diyos sa atin, sapagkat handang-handa po siya, no, bukas kamay siya na nakabantay lang sa atin, naghihintay lamang sa atin kung kailan tayo babalik. Katulad nga ng the prodigal son, yung itong isang anak ay hiningi yung ari-arian ng kanyang ama at hinati naman ito sa kanilang dalawang magkapatid. Itong bunso ay nilustay niyo ng lahat ng kanyang yung pag-aari na kanyang na binigay sa kanyang ama, and then later napunta sa napakahirap na kanyang sitwasyon. But then again, na-realize po nitong bunsong ito na sa bahay ng kanyang ama ay lahat ay okay naman, lahat ay kahit ng mga katulong ay nakakakain ng maayos, pero siya kahit na yung pagkain ng baboy hindi niya makain. Sabi niya sa kanyang sarili, i-humble himself, pumunta siya sa kanyang ama. So kung titingnan natin, bago pa siya makalapit sa ama, ang ama na yung nagagalak, nakita pa lang siya. Noong lumapit na siya, naipakita talaga yung pag-ibig ng ama sa kanya. Ito yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin, eh, na kahit gaano man tayo kamakasalanan ay nandyan pa rin siya, na nakahandang yakapin tayo, nakahandang tanggapin tayo, no? Kahit ano man tayo, hindi niya tinitingnan yung ating mga kasalanan. Yung tinitingnan kasi ng Diyos sa atin, according sa Bible, is yung puso natin, kung gaano tayo totoo sa ating paghihingi ng kapatawaran sa Kanya. And the second point natin pong nakita dito, mga kapatid, the power entrusted to Jesus of the Father in John 13 verse 3. Kung titingnan natin dito, mga kapatid, na kahit na Diyos itong si Jesucristo, yung ating Panginoon, binanggit nga ni Brother Jando, kahit siya ay tunay at ganap na Diyos, hindi siya naging hindi niya pinantayan yung pagiging Diyos, kundi hinubad niya yung pagiging Diyos niya, no? Siya ay nagpakatao. Siya talaga ay namuhay bilang tao. Siya talaga ay nagpakababang loob, no, para po sa ating lahat. Kasi alam naman natin, mga kapatid, if he will fulfill what is written in the Bible, na siya po ay nasa kalagayan ng Diyos, sino po ang ipapako? Alam po natin in John 4:24 that God is Spirit and God the Son is the Spirit. Kung siya po ay Espiritu at hindi siya nagkatawang tao, wala pong maipapako sa krus. That's why kahit na nasa kanya yung power, he humbled himself upang tanggapin itong mga sakripisyo, itong mga pagpapasakit na kanya pong natanggap, at yan po ay dahil po sa pagbabayad sa ating kasalanan. Third point, serve not just to observe, no? Not just only to observe, kundi serve. In John 13:4-5, nakita po natin na hinugasan ng Panginoong Jesucristo yung paa ng kanyang mga apostoles. Pero titingnan natin dito, serve, not just to observe. Kasi karamihan sa atin, we know how to serve through the observation, but we don't
practice it, no? Hindi po natin napapractice yung pag-serve. Kaya nga, kailangan po tayong mag-serve, hindi lang mag-observe. So, sa pag-observe kasi, marami tayong nakikita ng mga kamalian. Puna tayo ng puna, puna dito, puna doon, puna dito, puna doon. Dahil sa observation na nakikita natin. Pero yung pag-serve po natin, yun po yung hindi natin nakikitaan ng kahalagahan. And serving God, according to Romans chapter 12, is offering ourselves, no? Our whole selves. Kailangan talagang ialay ang ating sarili, buong sarili natin. Then the fourth point is complain and acceptance. In John 13:6-10, complain. Bakit complain? Kasi si San Pedro nag-complain dito. But then, after siya napaliwanagan ng ating Panginoong Jesucristo, acceptance tinanggap niya. And naghahad na nangyayari din po sa atin 'yan. Marami po sa atin complain ng complain. Pero ang maganda dito mga kapatid, after we complain and we listen to the explanation, acceptance. As what Brother Jando did, no, 'di ba? Minsan nag-complain pero kapag sinabihan na siya ni ganito, oh, acceptance. That's why, no, kailangan talaga sa atin bilang totoo at tunay na Kristiyano, eh, wag lang tayo na-complain ng complain. I know we can observe everything na merong mga kamalian, merong mga issues, but we should to accept also kung ano-ano man yung ipinapahiwatig nito sa atin. Katulad naman ng turo, official turo ng simbahan, acceptance talaga ang kinakailangan, not the complaint. Okay? The fifth point po natin, in every tree, there is a bad fruit. In John 13:10-11, sa kahit po ano, kahit anong bunga, puno po 'yan, meron talagang masamang bunga. No? Sa 12 apostles po, meron pong isang bad fruit. Alam po natin kung sino yung naging bad fruit po diyan. Yan po ay si Judas Iscariot. So, kung titingnan natin mga kapatid, kahit sa angkamang religious organization, there is no perfect religious organization, there is no perfect parish, there is no perfect parish priest, there is no perfect leaders of the church. Dahil po, meron talagang imperfection na nangyayari. But, kahit na merong imperfection, may promise pa naman yung Panginoon. Kasi siya, yung Diyos natin, siya naman yung naglilinis sa atin. Kaya nga, hindi siya nagpili ng mga talagang worthy na. Kundi, ginawa niyang worthy yung kanyang mga pinili. Sixth point, don't skip your burdens. In John 13:12, ano yung don't skip your burdens? Huwag po nating sanang kalimutan na sabi ng Panginoon, if you want to follow me, pick up your cross and follow me. No? Every day, kailangan talaga meron tayong crosses na pinapasan. That is not a literal cross. Marami po tayong mga problema. Marami po tayong kinakaharap. No? Marami pong nagbibigay sa atin ng burdens. But then again, don't skip your burdens. Sabi po ni San Pedro in 1 Peter chapter 4 verse 12, kailangan ikagalak natin kung meron mga tayo mapagpapakasakit na natatamo. Yan. Then in the sixth point, Christ is the teacher and Lord in John 13:13-14. Kung si Kristo ang kinikilala nating ating Panginoon at tagapagturo, sana po mga kapatid ay binabasa natin yung kanyang salita, Biblia. So nandyan po yung mga turo at aral ng ating Panginoon. Kailangan po na huwag tayong mag-skip of a day na hindi po tayo nakapagbasa ng Biblia at nakapagnilay. Next, the last point po, follow the example of Christ in John 13:14-15. Bakit follow? Kasi sabi niya, no, binigyan ko yun ng halimbawa, susundin nyo. Ibig sabihin, yung halimbawang sinasabi niya, serve one another. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tutularan din natin. Kung inibig niya yung kanyang mga apostoles, even though yung kanyang mga kaaway, yun din yung ating gagawin. Sa Diyos po yung lahat ng papuri at kadakilaan. Amen.